領域展開。 Ano nga ba ang tinatawag na domain expansion dito sa Jujutsu Kaisen? Masasabing ang domain expansion ay ang ultimate form ng bawat course technique. Para sa mga Jujutsu Sorcerers at sa mga course spirit, ang kanikanilang mga course technique ay sobrang napakahalaga. Dahil kung wala ka nito, ang hinahangad para maging isang pinakamalakas ay sobrang napaka-imposible. Though may mga iilan din na exception sa ganitong usapin, katulad na lang nila ko sa Kabe, Maki, Miwa at maging si Toji. And so kahit na pagkatapos na mabiyayaan ng isang karakter ng course technique, ay kinakailangan niya din itong maunawaan para nga naman epektibo niya itong magamit. Ang technique nga na to ang isa sa mga kasukdulan ng Jujutsu Sorcery. At ito nga ay tinatawag na domain expansion, which is similar sa Bankai sa anime na Bleach. Baliuna nga nating nakita ang paggamit ng domain expansion nung ginamit ito ni Sukuna against sa isa sa mga finger bearer. At sa recent chapter nga ng manga ay nakita natin ang sagupaan ng domain expansion nila Gojo at Sukuna. Ano nga ba ang domain expansion? At bakit hindi rang ito na pinakatuktok ng Jujutsu Sorcery? Sa video nga na to ay sasagutin natin ang mga katanungan na yan. Pero bago yan, ay kinakailangan muna nating maintindihan ang konsepto ng innate domain sa Jujutsu Kaisen. Ano nga ba ang tinatawag na innate domain? Base sa impormasyon, ang innate domain o mas kilala sa tawag na domain ay isang metaphysical territory sa loob ng utak ng isang Jujutsu Sorcerer at maging ng Cursed Spirit. Nagre-reflect nga din ito sa isip at kaluluwa ng bawat user habang nauugnay ang mga ito sa Jujutsu. Magandang halimbawa ay etong si Yuji na kung saan nga ay naninirahan etong si Sukuna sa kanyang innate domain. Dito nga din natin first time na nakita yung naging labanan ni Yuji at Sukuna na pagkatapos nga ay nagkaroon sila ng binding vow. So ngayon na naiintindihan na natin kung anong tinatawag na innate domain, sunod naman natin intindihin kung ano nga ba ang tinatawag na domain expansion. Kung kanina yung innate domain ay metaphysical territory, ang domain expansion naman ay ang physical manifestation ng innate domain. So para nga ma-achieve ang domain expansion, ay kinakailangan na i-expand ng user ang kanilang innate domain gamit ang kanilang cursed energy at mag-construct ng barrier para makagawa ng separate space na imbued sa kanilang cursed technique. In other words, ang domain expansion ay ang ultimate form ng bawat cursed technique. Nagagawa nitong ma-improve ang cursed technique ng bawat users at nagpo-provide din ito ng sure hit effect ng kanilang cursed technique. Ang ibig sabihin lang neto na once na ma-activate ang domain expansion, ang course technique ng user na nasa loob ng domain range ay paniguradong tatama sa target. Sounds like OP tama, but unfortunately, hindi lahat kaya gamitin ang domain expansion. Marami sa mga grade 1 sorcerers at course spirit ay hindi nakakagamit nito. One of the very good example nga ay etong grade 1 Jujutsu sorcerer na si Nanami Kento. Though capable siyang gamitin ang black flash ng apat na magkakasunod, hindi pa rin niya kayang i-manifest ang domain expansion. Ganito kakomplikado at kahirap yung technique na to. Pero alam nyo bang in the past ay isang common technique lang ang domain expansion? Bali na ipaliwanag nga ito during chapter 164. Sinabi nga dito na in the past ay isang pangkaraniwang technique lang ito. Pero ang kaibahan nga nito sa kasalukuyang domain expansion ay wala itong sure hit factor. Ginagamit ang domain expansion nung una para lang itrap ang kalaban upang makapag-impose ng restrictions sa kanila. Kaya naman mas madali itong i-manifest. Ang pagdagdag ng course technique sa init domain para ma-achieve ang sure hit effect ang siyang nakapagpakomplikado para gawin yung present domain expansion. Isa sa mga halimbawa ng domain expansion of the past na dala sa present time ay etong deadly sentencing ni Higuruma. Though wala itong sure hit effect, subalit perusahan kang susunod sa anumang rules na i-impose ng user. Nakita natin yung effect ng domain na to nung nilimitahan nga yung cursed energy ni Yuji after kang masentensyan siyang guilty ni Higuruma sa loob ng kanyang domain expansion. Everything comes at a price, ika nga. And so ganun din dito sa paggamit ng domain expansion. Dahil ang technique na to ay merong very high risk at high reward maneuver sapagkat nagko-consume ito ng immense cursed energy para mag-manifest. Except na lang dito sa dalawang pinakamalalakas na karakter ng Jujutsu Kaisen na sina Gojo Satoru at Ryumin Sukuna. Maliban nga sa kanila, wala pang iba na nakakapag-manifest ng kanilang mga domain ng maraming beses sa loob ng isang araw. Ito ay dahil sa pares silang nagtataglay ng immense cursed energy at very efficient din silang dalawa sa paggamit nito. Another drawback sa paggamit ng domain expansion is that pagkatapos nga itong gamitin, ang course technique ng user ay nabuburn out, kung kaya nagiging imposible itong i-manifest ulit agad-agad. Basically ay nagkakaroon ng cooldown yung course technique. Pero unlike dito kay Kenji Hakare na isa din sa mga naka-achieve ng level ng domain expansion ng katulad ng kaila Gojo at Sukuna, kapag nakaka-hit siya ng jackpot after maburn out ng kanyang course technique ay nare-refill ulit ito. Though hindi nagpo-possess sina Gojo at Sukuna ng ganitong protection against course technique burnout, during chapter 226 ay pinakita ni Gojo na kaya din niya makapag-refill ng kanyang course technique sa pamamagitan ng paggamit ng reverse course technique. Isa pa sa mga disbintahe ng domain expansion ay nagmumula din mismo dito sa pagiging barrier technique nito. Kapag na-cast nga ang domain expansion, ang barrier nito ay walang dudang napakatibay mula sa loob. Ito ay para mapigilan ang target para makatakas. Pero the more na nare-reinforce ang barrier mula sa loob ng domain, ang siya namang mas madali itong sirain mula sa labas. So meaning ay kayang sirain yung barrier mula sa labas kung sakaling may kakampi yung target na hindi sakop ng domain expansion. Though hindi ito kadalasang nangyayari, ang pagsira ng barrier at pagpasok sa loob nito ay garantiyang magiging isa ka din sa tatamaan ng
accurate effect ng domain. Example nga dito ng trinap ni Mahito si Nanami gamit ang domain expansion at nagawang masira ni Yuji at makapasok sa loob ng domain. Dito nga inaabot ng teknik ni Mahito ang kaluluwa na itong si Yuji at maging si Sukuna. Dahil ang domain expansion ay matagal nang nag-i-exist, ay paniguradong nahanapan na ito ng paraan ng mga sorcerers para ma-counter. Ang pinaka-best niyang pang-counter sa domain expansion ay ang pag-cast din ng isa pang domain expansion. Sa labanan ng mga domains, ang pinakamalakas at more refined domain ang mag-take over at dominahin nito ang kabilang domain ng kalaban. Nakita nga natin ang domain battle sa pagitan ng special grid na course spirit na si Jogo at ang pinakamalakas na sorcerer na si Gojo. Kung saan na nga ay inactivate ni Jogo ang kanyang domain expansion na kung tawagin ay Coffin of the Iron Mountain para i-neutralize etong affinity technique ni Gojo. Right after nga nun, ay ginamit ni Gojo etong domain expansion niya na Infinite Void. Dahil nga sa mas malakas at more refined ang Infinite Void, ay completely na overshadowed etong domain expansion ng Special Grid Course Spirit na si Jogo. Ang simple domain ay kaya ring i-counter ang domain expansion. Kasi itong anti-domain technique na kung saan ay nakakagawa ng small region paikot ang user nito na katulad sa domain expansion. Bali nakakancel nito ang kahit na ano at lahat ng mga techniques na naikast paikot dito. Nagagawa din itong i-neutralize ang sure hit effect ng domain expansion. Ang kinaibahan lang nito sa domain expansion ay hindi ito nag-i-imbued ng course technique. Isa pang technique na kayang i-counter ang domain expansion ay etong Falling Blossom Emotions. Isa itong sikretong technique na pinagpasapasahan ng tatlong major Jujutsu families. Sa technique na to, ang bawat user ay binabalot ang kanilang katawan ng kanilang cursed energy para ma-counter ang sure hit effect ng domain expansion. So kapag tinamaan niya ang user nito ng sure hit attack galing sa domain expansion, ang nakabalot na cursed energy sa kanilang katawan ay naglalabas ng equal force para mapawalang bisa yung sure hit effect. Nagamit niya ni Naobito Zenin yung technique na to during Shibuya incident laban dito sa domain expansion ng cursed spirit na si Dagon. At ayun mga idol, no, dito na natin tatapusin yung video na to. Pero kung may mga detalye pa kayong alam na sa tingin nyo ay na-miss kong i-discuss sa video na to, ay baka naman pwede mong ma-comment sa baba para naman malaman namin at mapag-usapan natin yan. So hanggang sa muli, bye-bye!